YouTube channel. So for today's videos, nakikita niyo naman natin sa title ko kung ano yan. Ito ay ang Sagot o Lagot Challenge. So ayun, may kasama ako and napapansin niyo nasa ibang background ako kasi nasa ibang bahay din ako. So ang bahay nito nasa sa kaklase ko and itong vlog na to sobrang hindi planado and ano lang, sobrang ano lang, nagulat lang kasi nabuboring kami kasi ano, dapat nasa school kami ngayon, nag-attend ng ano ba tawag doon? May event kasi sa school namin, so pumunta muna kami sa bahay ng kaklase ko and papakilala ko muna siya sa inyo. So sila na po ito. Pasok! Sorry. Ayan. So ay siya po yung may-ari ng bahay and pakilala ka muna. Ito wag idiloto. Ara. Ara. Oy, oy. Shh. Ano siya? Hindi na siya ano, single. Taken na siya. Ang programang ito ay rated SML. Share mo lang. Tapos siya naman po si Oh my god! Wow! Yan. And siya po yung kodot namin. Ano. Dapat apat kami. Kaso, ano nga sabi ko nga sa inyo kanina, hindi planado yung vlog namin. May mga tanong kami ditong ginawa. So, kung sino yung hindi makasagot sa tanong na to, iinom. So, ito po pala. Giniagawa mo! Mandika, sweet water. Baliw kaya to eh. Kasi nilagyan ko lang siya ng asukal tapos tubig. Tapos ito, ano, paminta tapos nilagyan ko din ng asukal kagubutan. Tapos ito, suka and toyo. Uy, huwag ka magtago dyan. Meron ka pala dito. Pinakamalit. Ito, asin na may, ano, tubig. So, oh! Ew! What the fuck? So, ayun. So, let's may tanong dito. Ang nangyayari, napag-isipin kasi namin, pag nagbunod kami ng isa, sa isang question na yun, parehas kaming sasagot. Ayun. Ha? O, siya po. What? Bro, what are you talking about, man? Ay, hindi na may ako naman. Basta magbunod ko din yung sagot. Ay, tanong. The question is, what if balikan ka ng ex mo na sobrang minahal? For me, wala naman akong ex, so wala akong babalikan. Wait! Hindi ko! Ako naman, sobrang minahal. Siguro ano, siguro para sa akin, hindi na kasi ano na yun eh, pass na. Kahit sobrang minahal ko siya, kung nasaktan niya na ako ng una, hindi na pwede. Pero sabi nila, second chance. If ever na ano pakita siyang magbago ganun, siguro may possibility na ano nabalikan ko siya yun. Sorry, hindi ko yung tanong ha. Sabi niya what if balikan ka ng ano balikan mo ng ex mo na sobrang mong minahal. Sa akin siguro yung depende sa sitwasyon, depende din sa nangyari, depende din sa lalaki, syempre sa lalaki pa din kung magbabago, pero kung hindi na, syempre wag na. Yes. Pero ngayon, siguro hindi na, wala na. Kasi yun nga, basta depende na lang din sa sitwasyon, yun lang. Yan, next ako naman, ang bubunod. What is your biggest regret in life? Regret in life? Ano kayo? Oo mo. Para sa akin, sa akin, parang wala lang yun, parang para sa akin, ano lang yun, parang laro-laro. Kaya siguro habang nag-grow yung mga utak namin, siguro mangyayari pa lang to. Hindi ko pa masasabi kung ano yun. Pero sa ngayon, wala pa akong pinagsisisihan sa buong buhay ko. Yan, perfect ako. Really, nigga? Charot! Yes, charot. So, ikaw naman. Ikaw. Ako, may pinagsisihan. Siguro, ano? Nagjowa ako ng kaibigan. Kapag nagjowa ako ng kaibigan, marami magbabago kapag nagtiwalay ko.
pagpapansin din. Siguro yun. Parang friendship nyo. Oo. Nagiging isang taon, hindi kami nag-usap para lang doon. Sa akin naman, hindi ko masasabing sa akin yun kasi nung year back, 2012, ano naman siya, tawag dito ang decision siya ng parents ko. Pero kung sa akin, sobrang regret ako ng sumama ako kasi since then, nagkasirahan yung pamilya namin. Gawa ko na kaya yun. Pero since then, kasama ako. Tapos hindi naman ako sa akin. Sumama ka sa place ng mama ko. Sa akin siguro, meron. Siyempre, kailan niyo ako sa mga bakit? Siya rin pabida. Gusto niya kasi parati sila yung susunod sa mga desisyon na ano. Pangit, dapat ganun yun. Pangit kasi yun. Dapat... Kung ganun ka, kung ganun tingin mo sa mga iba natin classmate ako yung take. Hindi mo wala maganda kasi sa isang tao, pag gusto nung... Hindi naman sinabi pag gusto mo, susunod sila lahat sa'yo. Dapat agree din sila sa'yo lahat. Hindi yung ikaw lang masunod. Sorry. Game na. Ito na. Ayun na. Ito, sagutin ko muna. Ayun. Ayun sa sabot. Ito na. Ano lang ako sa ugali niya. Kasi dati, nung hindi ko pa siya nagiging close. Pero mga kasi namin na kasi yung tapos. Si ano, si... Kasi, dati akala namin, akala ko parang ano, parang maldita siya na hindi ko maintindihan. Pag may nagawa ko sa isang pagkama, hindi parang... Shut up.
ng klase natin. Oh my God! Giniagawa mo! Totoo to! Wala! Pwede na! Wala akong pinaplastic. Kasi, ba't ko kailangan plastikin? Bakit? May maibibigay ba yun sa akin na maganda din wala? Kasi, kung ganito, mas lalong gugulo yung buhay mo pag gumawa ka nito. Ako kasi, dati, sa mga naging friends ko din, wala talaga akong pinaplastic. Pero pag may mga problemang problemang, kunyari may problema siya na hindi sa akin sinasabi nila kasi alam nilang, maano kasi akong tao, mga kachutlong ganon, oo, kaya parang mas naiiriti sila para kumbaga para sa kanila pinapakailaman ko sila. Siyempre, friend ko sila or barkada ko sila, kaya may concern ako, kaya minsan yung nasasabi ko, masakit. Pero maya-maya, magsusorry naman ako kasi ano yun. Pero minsan, yung iba hindi nakakaintindi kasi nga, tapos isa pa, ang alam pa nila sa akin, ano, mataray, tapos pag may nalaman ako isang kwento, sasabi ko na sa iba, hindi ganun. As in, maano lang talaga ako maganto, pero, oh my God, hindi ang plastic. Promise, alam yan ni Lord. Hindi, wow. Naman, wala rin ako pinaplastic kasi ayokong gawin sa iba. Yung kunyari, nangyari sa iyo, ganun. Oo. Huwag mong gagawin sa iyo, huwag mong gagawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Plastic talaga. Hindi naman natin kailangan magpaka-plastic para lang magpakita ang tao mo. Ako kasi nagpapakita talaga ang totoo kung ano ako. Hindi it means plastic yun. Kunyari, nasabihan kitang masama. Kunyari, nagharap tayong isang beses ang bait-bait ko, no? Pero pag may nasabi akong masama sa'yo na ano, hindi yung plastic. Sinabi ko lang kung ano yung totoo. Ako, siguro ano, sa akin wala din. Although nagiging ano kasi, wala, hindi ko pinlasik sa kahit ang nangyari, kahit ang isa nakabanas. Totoo pa rin ako doon. Wala akong pinlasik. Okay. Sabi lang totoo. Ay, ikaw na. Ah, ikaw ako. Ay, siya. Up or career? Oh my God. For me, wala pa. Kasi I don't have job or even have a career. Kasi, we're students pa naman eh. Wala pa tayong trabaho, wala pa sa heart, wala naman itong love. I mean, hindi sa wala yung love. I mean, wala pa akong boyfriend or ano. Pero for me, wala ba yung trabaho? Wala talaga, hindi ko pa maintindihan siya. Sa bagay, oo, love or guy. Ako, hindi pa ako naka-experience ng trabaho. Pero yung love, pipiliin ko hindi din. Kasi, ay, sa wala, hindi pa. Dalawa nga, may papipilian. It's wala. Ah, siguro sa lagot or lagot or lagot. Sige, maglalagot na lang ako. Ilong. Okay, na lang ako. Hindi tayo magpipili. Ang hirap mo. Basta ko sumagot kaso ayoko magbitaw na isang salita. So ayun mga ka-Diyos, pipili ako kung anong iinumin ko kasi ayaw nilang ako mismo yung pipili. Bunot-bunot nito ako. Ayun. Sana yung kasi. Kasi yung gumawa niya. Paano masabi? Sa akin? Wala. Kasi may jowa ako. Sana all! Ako nag-entertain na iba. Kapag meron ako. Loyal ako. Ako naman, sa akin wala din. Nakakausap lang. Ganar. Walang nangyayari. Wala din sa akin. Kasi wala naman nag-chat. Nag-iintay ng blessing po. Kaya kung sino man gustong mag-chat, Darlene Napile. Yun. Yun yung Facebook. Ano niya? Facebook name. Napagkwentuhan nyo na ba ako behind my back? Mm-hmm. Oo. Ano aman? Oo. Pero, alam nyo kung anong pinagkukwento, kami dalawa, pinagkukwento namin? Yung sa ano niya, yung health. Oh my God! Diba? Seryoso? Mm-mm. Kami nauurot na sa kanya kasi, diba? Kagaya nung isang araw, ay, kahapon. Ang ano niya, ang gulo, ang likot-likot niya, tawang-tawa siya. Tapos din namin, alam, maya-maya, nakakain na kaming dalawa, busog na kami. Maya-maya sabi niya, ay,
tinanong ko siya, sabi ko, yun pa lang yung first time namin na pinag-usapan namin siya. Hindi, meron ba? Ay, nakakalamay! Eh, sumama siya kaila. Ay, oh, yun din. Oo, isa. Ay, kung saan pa. Siya na magsasabi nun. Nung time naman kasi yun, nung time naman na yun, eh, di ko kasi alam talaga yung nangyari doon. Di ba may klase ata kami sa... Tapos, wala kasi ako rin kasi nga, basta malis ako may ukula. And ang kwento lang na ito na, parang pinapa-open cam kami ang teacher namin para nga mag-feature, di ba? Para sa attendance. Kailangan mo yung attendance. O nga. Eh, ayaw doon ata na ito mag-open ng camera. Tapos parang nagpapabebe kami. Kami ganyan. Tapos kung ano yung mga sinabi ng mga classmate namin. Para sa akin, masakit yun. Masakit sa part na bilang magiging teacher ka. Diba? Dapat hindi ka ganun. Dapat hindi ka ganun. Kasi kung yung teacher mo, yung prof mo, para wala lang eh. Parang yung joke. Parang nagsasalita siya, pero parang pa-joke. Dapat ano, dapat marunong kayo lumugar, marunong yung lugar yung mga sarili nyo sa mga sinasabi nyo. Pinag-dismissa namin siya na bakit siya kailangan yung sumama. Yung mga nasabi na sa kanya yung mga tao, diba? Kahit ako hindi ako sasama kung gano'n yung mga attitude nyo. Yung pinakauna-una na pinag-usapan si Darwin, yun lang, pero wala. Parang ano, kasi parang kami yung naawa sa kanya kasi para sa amin, hindi siya bilong dun sa grupo yun. Kasi kami nga lagi magkasama, sabi, kaso ngayon tatlo lang kami, lagi kami apat magkakasama. Pero that time, naging okay na din naman, di ba? Naging okay naman din na kasi yung una talagang ano namin, nakala namin pangit yung kapikitungo nila. Sa akin naman, yung ayun na nga, yung about sa health niya kasi umaalis siya ng bahay, hindi kumakain, tapos gano'n, nahihilo na siya, sabi niya naman, ang gaslaw-gaslaw mo, tapos hindi ka pa pala kumakain, ayun. Kasi pag once na, man, natumba ba siya, o gano'n, anong gagawin namin, wala naman kami magagawa, kasi, ay, pwede niya akong kargay. Diba? Tignan mo. Yan lang, basta about sa katusugan niya yun. Ako, wala naman ako sarap masasabi sa kanila. Wala. Ano goods? Kasi goods so, kami. Sabi nito, ano nga yung sa akin? Ano kayo mo sa akin? Ano kayo mo sa'yo? Oo, okay. Diba? Sa aming dalawa na lang. Ano kayo mo sa akin? Ano kayo darling? Pagiging masyado magaslaw. Parang ano, syempre babae ka, dalaga ka, diba? At marunong ka rin babae. Parang siyang bata ka, mga ka-chubs! Ay, sige, siguro maintindihan natin kasi yung ako 22 na. Sila 18 pa lang. Pero dapat marunong kasi college ka na eh. Hindi ka na senior high. Dapat yung utak mo, yung pag-iisip mo na sa pag-college na. Sa akin ano, pinaka-ayaw ko sa'yo. Yung pagiging magaslaw, masyadong magaslaw, parang hindi ba ba yung tignan din? Parang mas magreklamo siya, napagod na siya, gusto na siya. Pero, ganun. Yan, wala din ako sasabihin. Yun din yung sasabihin ko, yung sobrang maligalig niya. Parang siyang bata, oo. Parang nananahimik kami, tapos siya, hindi talaga siya titigil. Pagreklamo, lalo na pag may magbabatawa pa, lalo. Tatawa talaga siya, hindi pwedeng hindi. Tapos yung titigil lang yun pag nakapagod. Yung ano sabi niya, gusto ko lang kumain ng kanin, pero ayaw gumastos. Ayaw gumastos? Ayaw maganap na ako. Nag-iipon daw siya, pero gutom. Ano, second to the last na tong question. Sabi natin na yan. Okay, what's your first impression to me? Ano yung naging first impression? First impression ko sa'yo, kasi di ba, ano tayo, online class tayo. So, nagkakausap na tayo sa through, ano, messenger, gano'n. Tapos, para sa akin, parang nagkang yabang mo. Gano'n yung parang bossy-bossy. Kasi yung profile mo, like, gano'n ko. Gano'n siya, si Ate Ara naman. Tili ko takat-takat niya masyado. Tapos si Kuret. Pag-take it over, sir. Huwag kasi si Hi. Ayun lang. Yung first impression ko, may ako patapos ito naman. Super, super nagaganda na. Sa'yo? Sa akin, ano? Ito parang gangster. Oo, diba? So, profile. Lawag, ayaw ko na ito. Siya, ano? O, siya gangster. Parang, parang pag nag-reply, sino ka? Gano'n? Eh, tapos pagkasama ko, ito, ang dive, ang labo, ang layo. Tapos, si Darlene. Ano kay Darlene? Ba't kailang maisip? Wala, mag-slow talaga. Tahimik! What? Ayorn!
kasi profile niya parang tahimik, tapos ano, parang medyo ang tawag doon, yung parang ano tawag doon, parang huy, sasabihin ko ba to? Pero yung parang medyo ano, medyo pakpaat, oo, yun. Uy, hindi na pa sobrang, yung pukpukwag, hindi pala yun. Parang pa-attract sa mga lalaki, gano'n. Yung first impression ko sa kanya, yun. Kasi daw yung, isang, parang isang galaw mo, parang papansin ka agad, gano'n. Pero, kasi yung first kita namin talagang, oh my God, miss. Wala sa akin. Sa'yo naman, sa kanya, ano, nakita, sa profile, kasi kami nagpapasend, kasi nga, never pa kami nag-ano, online lang. Sa'yo naman, parang study first. Hindi ako, nagulat ako sa kanya na may jowa na pala siya. Ilang years na sila. Ayun, akala ko study first niya. Yung parang kukulong siya sa kwarto, tapos mag-aaral, gano'n. Yung parang pagharap-harapan namin sa personal na eh, ha, jowa ka? Oh my God. Ilang years na sila. So, ayan mga ka-chops, last na to. So, medyo ano na, medyo mahaba na. Ito, na-offend na po kayo sa akin. Hindi pa kami nagkaka-offend na. Pilit ba kayo sa akin? Pilit yung pinakwesto mo pala. Pilit pinakwesto mo. Oo, sige, naging question ko. Galit kami sa'yo. Nagalit na ba kayo? Oo, nagalit na kami. Yun nga, yung sabi niya nga, magiging magas lang. Kasi, nagalit kayo doon? Oh, hindi, ganun kasi ako. Oo, alam. Like, pero, yung personality ko, jolly ako. Ganun ko express yung parang feelings ko sa inyo na kunyari nagpatawa kayo. So tatawa ako. Ayokong ma-feel nyo na walang kwenta yung jokes nyo. Parang I'm here to support. Like ganun lang. Huwag nyo kasi mamasamayin yung pagka-jolly ko. Na sobrang yung na. Oo nga. Yung minsan kasi iba na yung galawan na. Diba? Pati yung iba. Iba yung galawan mo. Parang sa lugar mo. Oo. Kasi hindi mo alam yung mga nakapaligid natin na iinis sa'yo. Ganun, diba? Hindi natin alam kasi syempre iba-iba tayo. Iba-ibang bali meron tayo. Hindi natin alam. Gumaganon lang sa likod. Ayun si Adol. So, ikaw muna. Plus na sa akin, ano. Tanong ko sa'yo muna. Sige. Parang, diba? Crush mo si ano. Madana ka. Paano kung ligawan ka? Tapos, ibigyan ko rin siya. Siyempre mapapagal dyan to kapag ano, kasi kapag ano, gusto kong siya. Alam mo, bawal ako mag-jowa. Hindi, walang bawal. Wait lang, sinasabi ko lang. Sa totoo lang, bawal ako mag-jowa. So, siguro ano? Kasi para malaman mo, di ba maraming mag-isipin nila. Lagot! Lagot! Lagot, sige! Lagot! Ay, joke lang! Katiri! Ayun, umubusin. Joke lang! Siguro ano? Meron, kasi crush ko nga eh. May chance talaga yun kasi. Pag-crush! Siyempre kahit sino naman yung crush mo. Namin to? Kahit sino naman yung pag-crush mo, ano eh. Kahit sino naman pag-crush mo, tapos niligawan ko. Siyempre, oo ka to, diba? Pero hindi ko sinasabi pag nangligaw siya. Hindi nangligaw siya, kami na agad, hindi. Siyempre, kikilalanin ko muna siya ng medyo matagal, ganun. Kasi, pero kung ayaw, kung hindi siya marunong maghintay, edi wag, edi don't da. Diba? Sunday 13. Ito na. Same na question din. Pero iba na lang. Paano kung ligaw sa'yo? Tapos paano kung step ka pala din? Is there yung lang? Di ba ganun yung katang maasar? For me, okay naman siya sa akin, pero wala talaga akong balong mag-joke. So ngayon, hindi mo naman ready. I'm not ready pa kasi talaga. Kasi kung gusto ko, matagal na. I mean, nung senior high pa lang, may jowa na ako. Pero ngayon talaga pa, lalo na nung nag-college ako, nag-personal, nawala sa isip ko, parang lumino sa akin na parang huwag muna, gano'n, na parang iba muna yung unahin ko kaysa yun. Hindi mo yung masasabi? Hindi! Masasabi ko yun kasi nung... Wait lang, ko, para sa'yo. Kasi syempre... Para sa akin. Oo. Oh, kung nga eh, kung paano kung... Halimbawa, natypan mo din si... May friends ba? Ikaw yung nikilig! Ano ko nikilig? Ano ka yung tama naman? Ba't 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 ako! Ang iba yung tao eh. Diba? Ano sagot? Alago? Ay sagot? Alago? Diba? Hindi mo ang tanungan. Parang sagot? Alago?
sa pagkakasin ng pinagano na akin. Okay naman siya ako. Bichagas! Kapag naligaw ka, my chance! Siya nagsabi nun na, ayaw nila ako, ayaw nila sa mag-inom eh. Ayaw ko naman kasi masabi na, ayaw. Parang, kunyari diba? Kasi makakasin namin. Dumating siya sa point na babang-baba siya, sasabihin, ay, ayun sa akin ang mga nagkakaw. Para sa akin, hindi naman siya pangit, hindi siya, ano, okay na siya. Pero, ayaw ko pa. Eh ako na lang magtatanong sa iyo. Sa iyo. Naiinis ka ba pag mga na, may mga nabibitaw na salita parang para sa iyo, para sa akin, parang sa pangit mo? Oo, sa akin hindi. Hindi ako na ano, minsan hindi. Kasi para sa akin kasi concerned ka lang naman. Tinatanggap ko kasi yung mga ano, mas gusto ko nga yung kinagalitan ako, yung pinagsasabihan ako. Kasi doon ko nararamdaman ng hala ko ng isang tao na... Na-concerned sa akin na kanyari, isasama ako kung meron din ko itong laway. Parang nakukukos talaga ako sa buhay. Hindi naman sa... Hindi naman sa... Sinula ako sa buhay ng buhay. Parang konti lang, ganun kasi. First year high school pa lang talaga ako, mas si Mama. Si Papa na rin dyan. Si Papa kasi lagi nasa biyahe. Huwag kami na lang tiko yung dalawa nasa bahay. Parang yun. Gusto ko talaga yung kulang siya sa attention or kulang sa sala. Gusto ko yung kinaalala or care. Ganun. Mama, huwag kami na luha niya ka mo. Napipili ko na maalak na isang tao kapag naaalala ako. Sa'yo naman. Sa akin naman. Super. Hindi ka ba sa... Naiinis ka ba sa akin pag panay video call ko, kahit wala sa oras, tapos panay sama ako, tapos pinipilit kita na, ay, sama ka talaga. So, okay, hindi. Okay lang. Kaya naman, kasi lang talaga nasamahan ko kapag gusto ko. Pero may, pag ayaw ko, may minsan kasi, di ba? Siyempre, hindi mo rin mapipilit yung tao. Pero, kung tayo maniyaya mo ako, okay lang. Okay naman sa akin. Hindi lang naiinis kapag tawag ka ng tawag. Kasi mas parang makikilala ka dahil tamad ka talaga mag-chat. Hindi, wow. Tamad ka mag-chat. Ako kasi mga chat, pag tamad ako mag-type, tatawagan ko sila para yung sasabihin ko, isahan na lang. Hindi pa naman kami nag-gawin ng jowa ko pag natawagan ako kasi nag-video ko ng iba. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Baka saan lang natin matig yun. Baka saan na siya. So, ayun mga ka-chaps, yun lang. Sana nag-enjoy kayo. Subscribe and, kayo. And update na lang po kayo sa next video ko na a-upload. Bye! Thank you.